Okay, welcome to my channel. So this is Ryan Santiago from Thompson Hardware and Lighting Center. So sa Thompson Hardware, ang position ko dito is a sales and technical ng lightings and dimming system. Okay, so sa Thompson, ang specialty namin dito is the lighting and dimmer, no? Kung paano namin siya imamatch. No. Okay. So anyway, so like I told, our topic is about how to dim LED light without no flickering. Okay. Sometimes kasi actually always nangyayari ito sa mga project. No, at the end of the project, pag gusto na ng client o ng architect na i-dim yung LED light, eto na, either na di siya nagdi-dim or kung magdi-dim nag-flicker, no? Ito kasi, dito kasi kailangan from the start dapat well coordinated yung dimmer mo at yung ilaw mo. Okay? So ganito. So, i-discuss ko muna sa inyo yung basic lang, no? Na kung paano mo i-dim ang LED light, no? Na without flickering. Ang gamit is mga manual dimmer. Okay? So, meron din tinatawag na mga parang yung automation. No, pero ito, once na ma-perfect muna natin ang manual dimmer at ang LED light na i-dim, no? Sunod na 'yon, parang mas advanced na 'yon. Pero dito muna yung basic muna yung i-discuss ko muna sa inyo. Okay. So, sa pagdidim ng LED lights, no, meron siyang parang tatlong parts, no, na para i-dim ang LED light. So, ang una, ito yung LED or the lighting fixtures, okay? Pangalawa, ito yung LED driver. Dati noon, ang tawag noon is minsan tawag nila is a transformer. Okay? Okay, tapos then ito naman yung manual na dimmer. So it's a rotary type, no? Pero itong dimmer na to is special na dimmer na to. So ginawa to para sa mga LED na mga LED light. Unlike before kasi, additional info, ginagamit pa kasi hanggang ngayon yung mga ordinary dimmer, yung rotary, katulad nito. Ayan, ito siya. So, kung mapapansin niyo siya, no, meron siyang logo na incandescent. Okay? So, ito kasi, yung mga old dimmers, no, pang incandescent lang siya, pang halogen. Okay? So, tapos, pag ginamit mo to sa mga LED, ito na, dito na nag-i-start yung flickering. Okay, so hindi na perfect ang pagdidim ng LED lights mo. Okay, so ito, hindi natin ito gagamitin to. Okay, so itatabi lang natin. Okay, so yun nga, so ito yung tatlong parts, no? Okay, so then, okay, then once na makilala na natin yung tatlong parts, no, ng yung LED lighting fixtures, yung LED driver, okay, at yung LED na manual dimmer, okay, no, eto na. So dito natin siya i-mamatching, okay. Pero ito kasi minsan ang question ganito. Ang question is ang question, sino ba ang magsasabi na kung etong LED na to, no? Kung i-dim siya, kung ano yung protocol. Okay. So, sa mga dimming ngayon ng LED,
meron tinatawag na International Deeming Protocol. So yung number one protocol, ito yung face dimming. So dito sa atin sa Philippines, pagkausap ko yung mga lighting consultant, architects, interior designer, or mga electrical engineers, so two wires lang, no? Ito parang yung standard wiring, no, kung paano siya i-dim. Okay, then yung second protocol, ito yung i-dim mo siya via 0 to 10 or 1 to 10 volts. So ibig sabihin, yung driver, yung LED driver mo, so meron siyang additional na two wires, no, para i-dim siya. Okay, then meron pang isa pa, yung pangatlo, PWM, so tawag dito is power with module, pero normally ito ginagamit to sa Japan, no? Pero ito parang ang equivalent niyan is 0 to 10 volts or 1 to 10 volts lang. Okay, then yung latest technology ngayon, no, tinatawag na DALI. Okay, so yung DALI dimming, ito na ngayon yung ginagamit ng mga advanced country. Nakatutod ng Europe, USA, yan. Pero meron din tayong iba rin mga projects ngayon dito sa Philippines na yung mga commercial, then yung mga high-end residential na naka-DALI system. Pero okay, yung apat na protocol na nabanggit ko, ang i-discuss ko lang yung dalawang protocol lang, yung phase cut at saka yung 0 to 10. No? Ito yung normal na ginagamit or lagi ko na experience dito sa Philippines. Okay? Okay. So to start na, no? Yan. So ang question ngayon, kung sino ba ang magsasabi, no, na etong LED lights na to, i-dim to ng ng phase cut or 0 to 10. So normally pag yung mga pinag-uusapan natin, syempre ito yung mga technical lightings, no. Ang magsasabi nito, una, yung manufacturer ng LED. Okay? So sa dinami-dami kasi ng mga LED lighting fixtures, no, so kailangan i-select natin ang tama kung ano yung dimming protocol. Parang ito si Delta. Si Delta, meron siyang LED na pwede siyang i-dim ng phase cut or pwede mo siyang i-dim ng 0 to 10. Okay, so depende sa model ng ilaw saka yung design ng ilaw. Normally kasi pagka may mga bagong design ng mga general lighting, DALI, pero huwag mo natin pag-usap si DALI. Okay, so katulad nito, etong LED light fixture na to, eto pwede siyang i-dim ng 0 to 10 or ng phase cut. Okay, no? So okay, so na-select na natin na eto pwede siyang phase cut or 0 to 10. Okay. Okay, no, so kailangan nga pala, pag sabi ng phase cut, yung LED driver mo, syempre imamatch yan. So, phase cut dimmer. Okay. Tapos, kailangan, no, next is i-select mo na yung manual dimmer. So, dapat yung manual dimmer mo, first of all, dapat kaya niyang mag-dim nung LED lights. Okay? So, okay, no? So, ito yung isa naming brand, yung Jung, no? Jung is from Germany. So, expertise din niya ang pagdidim ng mga LED. So, marami siyang kumpleto yung mga dimming protocol niya. Okay, kaya nga sa mga dimming expertise, no? Ang question naman yan, bago siya mag-propose ng dimmer, tatanong niya yan sa client, sa architect, no, sa lighting consultant,
kung ano ang dimming protocol. Okay, so pag sinabi na ako, sige, etong LED light na to, eto na napili ko, gusto ko, is face cut dimming. Okay, so, pipili siya ngayon sa mga dimmers niya ngayon na face cut. Okay, so, eto na ngayon to, ang gagamitin natin. Yung rotary ng Zoom. So, pang LED siya. Okay, so, manual. Okay. Okay. Then, meron ding mga LED manufacturing kasi na minsan ang ilaw lang nila is ididim lang ng 0 to 10. Hindi siya pwede face cut. So, meron naman manufacturer, lighting manufacturer na pwede lang idim is 0 to 10. Hindi pwede face cut. So, kaya importante sa mga lighting consultant, architects, o homeowners na nagpapagawa na ano yung dimming protocol. Okay, so kaya nga minsan nandito kami is para i-guide ang client, no? Na paano i-dim ng perfect yung LED. So dapat talaga during the planning, no? So dapat kino-coordinate na rin, no? Kasi minsan nangyayari, like kung napapansin o na-experience ko, kailan patapos yung project. Ayan, sakali sabihin, ito, i-dimmer to. So, minsan yung client or minsan yung na-supply kong ilaw is yung LED driver is hindi dimmable. Okay, tapos yung ilaw na yun, kanyari, so, syempre, nakapag-wiring na siya, no? Syempre, yung wiring niya, it's 2-wire lang. Ang problem yung itong ilaw na to, wala siyang face cut dimming. So, mangyayari, pwede kong palitan yung driver ng 0 to 10, no? Pero, mag-add siya ng plus 2 wires para sa dimming protocol nun. So, ito na siya. So, tapos na yung project, bubutasin yung kisame. So, parang magsisira na siya ulit. Ayan, so ito yung laging nangyayari, no? Okay. So, ayan na. So, ito mga ano lang yung parang mga experience ko lang na nagkukwento ko lang, no? Okay. So, ang gagawin ko ngayon, ipapakita ko yung sample ng manual dimmer. No, katulad ng sabi ko nga, ito, space cut dimmer. Okay? Na rotary type. Ito naman is yung Lutron na 0 to 10 or 1 to 10 volts na dimmer, no? So slider type siya. Okay? Ayan, so ito yung mga normal ko nang laging ginagamit once na meron akong project, no? Lalo na may mga client naman na hindi siya ganoon ka sophisticated na gusto niya manual dimmer lang. At saka itong mga nare-recommend ko, less headache na rin, no? Less headache sa client, no? So ito, naiiwasan na namin yung mga miscommunication, no, ng LED light. Saka yun pa nga, syempre nga, minsan yung mga client, no, LED lang yan, LED light lang yan. So parang binabaliwala kasi nila. So parang sa huli na sila magdidisa, ito, didimmer ko to. Ayan, so dito na nag-start na yung problem. Pero syempre, kung gusto mo maging smooth yung project mo, dapat sa una pa lang, kung ididim mo siya or non-dim, i-discuss na, pag-usapan na. Kasi ngayon, ang ilaw ngayon is malaki na ang factor o malaki na nagagawa ng ilaw ngayon sa isang projects ngayon, no? So, bumili ka ng mamahaling furniture, tiles, no? Tapos, pag pangit yung ilaw mo, ibig sabihin, hindi lalabas ng maganda yung mga
yung mga object mo. Like, yung nga, limbawa, meron kang sculpture, yung tiles mo, yung furniture mo, no? So, hindi ilalabas na maganda. So, ibig sabihin, hindi vivid yung color niya. Yung red niya, magiging mapusyaw. No? Mas iba pa rin pagka maganda yung ilaw. Pag tinamaan ng ilaw, yung red, green, yellow, very vivid. So, ibig sabihin, buhay. Yan. So, parang misa nga ang explanation ko nga, yung parang sa mga TV, di ba? Noon, black and white, pumasok ng color. Ngayon, meron na mas new technology ang TV na meron 1080, 4K, 8K. So, dito, mas nagiging detailed na. Diba? Pagka mas mataas na yung resolution mo, pag nanonood ka ng TV, uy, ang ganda. Diba? So, buhay na buhay yung bawat detalye. So, ganoon din ang ilaw din. No? Siya ang bubuhay ng bawat detalye ng object mo. Okay, sige. So, then, okay, so, then naman, eto naman, wireless dimming module. So, eto, naka-attach to do sa ilaw. Okay, kasama to sa ilaw. So, wala ka nang makikitang control. So, meron siyang app, no? Na pwede mong gamitin lang ang cellphone mo or tablet mo. Okay? Okay, sige. So to start, so ipapakita ko na ng actual, no? Ang pagdidim using yung manual dimmer lang na hindi mag-flicker yung LED. Okay? So, let's start. Okay, so ito na yung ano, yung face cut. So, winiringan ko na siya. Ayan, so okay, so rotary papuntang right. Ayan, so ito yung higher intensity ng ilaw. Ayan, see? Okay. Tapos naman, pag ididim natin siya, rotary to left. Ayan. So, kung makikita ninyo dito, ayan, so, unti-unti siyang humihina. See? So, ito yung without flickering. Ayan. So, ibig sabihin, no, etong dimmer na to, yung dimmer control, yung LED driver, no, is compatible sila sa isa't isa. Ito si LED lighting, parang neutral lang to eh. No? Siya lang yung mag-accept kung ano yung protocol na sasabihin mo sa kanya. Na pag sinabi niyang okay, i-dim. So, press pa kaliwa. Ayan. So, mag-i-dim na siya. Ayan. Tipla press rotary. Ayan. Ayan, okay. So, ngayon naman, pupunta naman tayo sa 0 to 10 volts na dimmer. Okay? Na ito pa rin ang gagamitin natin. Itong LED light. So, ang papalitan lang natin dito, itong LED driver at saka itong manual dimmer. Okay? So, ito na. So, ito na yung LED light natin. Yung kanina natin ginagamit. No? So, ito na yung 0 to 10 volts na
Led driver. At eto naman yung manual dimmer na 0 to 10. So, nag-wiring na ako dyan. Okay. So, kung makikita nyo to, no? No? Ito yung black and white na to. Ito yung additional na 2 wires. So, from dito sa dimmer, no? So, hindi lang kita sa video, eh, no? So, meron siyang plus minus papunta dito sa LED driver natin na 0 to 10. So, ikakabit ko na ang plus and minus nitong ilaw. So, ayan. Okay na. So, na-wiring na. Okay, so ayan, medyo matigas nga lang siya. Ayan. No, ayan. Siguro. Ayan. Diyan siya. Ayan. Ayan. Siguro pa ganyan. Ayan. So, ipa-plug na natin siya. Ayan, okay. Ayan, so eto na siya. No, so dumo tayo sa 100%. Ito, ayan. Ayan. So etong dimmer na to, mas madali mo siyang ma-notice, no, kung naka-full ka na, no, o naka 100% ka na. Unlike si rotary, wala siyang sign. So, ito, kunyari, di mo siya 50%. So, igigitna mo lang siya. Ayan, di mo siya ng 25%. Ayan. See? Kita ba? Ito. Ayan, no? So, ayan. So, ito yung lowest dim din niya. No? Ah, wait lang, ha? Kaya pala. Patayin ko lang yung ilaw. Yan. Kaya pala, hindi siya masyadong kita. Yan, ulit. So, ito yung 100%. Ayan. So, i-dim natin siya ng 50%. Ayan. Dim pa natin siya ng 25%. Ayan. Then, ang lowest dim niya. Ayan. Oh, ito na lowest dim. Ayan. So, pag-testing nung manual dimmer sa ilaw, dapat standard mo na kung ano yung lowest dim. No? So, sa lowest dim niya, dapat makikita mo siya na stable. Ito yung no flickering nga na tinatawag. Diba? Yan. Okay, so siguro ito rin ang kaya niyang i-dim, maximum at least 10%. Then pag binaba pa natin siya, ayan, so nag-off na siya. Ayan. See? So, sa mga manual dimmer naman talaga, merong standard na at least yung iba nga, 20% maximum dim. Then, after nun, nag-go off na. Yan. Okay. So, liwanagan natin siya ulit. Yan. So, ito na yung dimmer number 2, yung 0 to 10, no? Kung, alam mo, yung mga dimmer sa ilaw, kung titignan mo lang siya, no? Physically, ganyan lang siya, no? Pero yung, ang matindi dito, yung back, yung sa likod niya, yung inasa likod, yung wiring.
So, ito rin ang isa sa pinaka-importante sa lahat. Dapat tama ang wiring mo ng driver mo at nung manual dimmer mo. So, kahit sundin mo na tama ang ano mo, tama ang manual dimmer mo na 0 to 10, tama ang driver mo ng 0 to 10, no? Eh kung wala ka naman itong additional na wire na to, no? Ayan, ito. Plus 2 wires, itong black and white, hindi mo rin siya may didim. Yan. So, maraming factor or technicalities na dapat mo rin siyang i-pay attention. So, hindi lang basta na, idim yung ilaw. Hindi ganon. So, ang ilaw kasi at ang dimmer, marami siyang small details na dapat mo siyang i-consider eh. Pero once na makonsider mo naman lahat yan, perfect ang pagkakadim mo. Perfect. Perfect. At the end of the project, perfect. Ibig sabihin, walang headache sa part ng client saka sa part ng architect. Magiging happy sila. Ayan. Okay. So, doon na tayo sa next na dimmer naman. So, ito. Okay, so tapos ko na ng wiringan. So ito pa rin yung LED lighting fixture natin. Tapos ito yung face cut na dimmer. At ito yung bagong wireless module na dimmer, no? So ito yung new technology na gusto mo siyang na hindi ka na maglalagay ng manual dimmer. No? So parang switch na lang. Sige, saka na 'yon. So Kasambi wireless dimmer, no? So papakita ko sa inyo kung paano siya mag-work. So ito, nasa ceiling din. Ito nasa ceiling ang location nito. Kasama nito. So silang tatlo na ilaw magkakasama sa ceiling. Ayun. Okay? So ipa-plug na natin. Ayan. Okay na. So ngayon, para ma-control natin siya ngayon, kailangan natin ngayon ng ano? Kailangan natin ng cellphone. No? Yan, para i-control siya. Okay, so on natin yung cellphone ko. Yan, so eto, no, meron kang i-download na apps, no? Ang apps nito libre lang naman to, eh, no? So, ito nga. So, Kasambi. Ayan. So, Kasambi, ito yung apps niyan. So, free lang yan. So, walang monthly subscription yan. Lifetime na yan. Okay, so, ayan. So, press mo lang yan. Okay? So, ito yung mga naka-control sa cellphone ko. No? So, may mga ilaw kasi ako dito sa office ko. Tapos, ito yung mga pandemo ko kay Delta. Ano? So, ito siya. So, up natin muna, no? Ba natin siya. Yeah, see? So, ayan yung off niyan. Kung i-on mo siya, press mo lang to. Ayan siya. So, ngayon, paano to naging digital na dimmer? Okay, so ito kasi, once na mag-press ka nito, press and hold lang, no? So, lalabas siya dito. So, makita mo 100%. Ay, hindi lang siya makita. Nasayang, no? So, anyway, idim natin siya.
Ayan. Ng 50%. Ayan. So, slowly, didim natin siya. Ayan. So, guys, nakikita nyo na. So, ito nasa 20% dimming na siya. Ayan. So, sayang, di nga lang nakikita, no? Hindi pa natin siya. Ng 10%. Ayan. Ayan. So, ibig sabihin, di ba, yung sa dalawang nauna, pagdating ng 10%, pag dim pa natin, mag-off na. So, eto. So, kahit 5% siya. No? Ayan. So, hindi siya nag-off. Ayan. So, ito yung talagang smooth dimming. So, kung titignan mo siya, talagang parang yung upusan ng sigarilyo. Ayan. Diba? Naga sobrang hina niya na. Ayan. Check natin kung saan, ha? So, 5, 4, 3. Ayan. So, below 5 naman is totally off na siya. Okay. Ah, teka muna, ha? I-check natin dito sa iPad ko. Baka makita nyo. So, ba tayo sa Kasambi? Ayan. Press natin to. Sana makita. No. So ito. 97. Dim natin siya. Yan. So, testing. Oh, yeah. So, minsan ang pagtetest ng dimmer. So, simula ka sa 100. I-dim mo siya ng 50%. Check mo yung ilaw kung nag-flicker. Ibig sabihin, pag hindi nag-flicker, okay siya. Then, adjust ka na naman to 25%. Yan. Ayan. Ewan ko lang kung kita nyo to, no? Balik natin siya sa 100%. Ayan. So, okay na, no? So, nakita nyo na ngayon. So, yung tatlong manual dimmer, no? Ito yung basic dimmer, no? Na pwede nyong gamitin. Ayan. Tapos, ito naman yung Kasambi na new technology na control siya via cellphone or tablet. Ayan, no? So, eto na. So, sana meron kayong naintindihan. Hindi naman, no? So, sana nakita nyo itong ano, yung simple video presentation ko, no? So kung paano ang tamang pagpili ng mga LED driver, no, na compatible sa bawat dimmer control. So sana na nagustuhan niyo itong product or video presentation. Okay, then kung meron kayong gustong itanong, no, regarding sa ilaw at sa dimming system or lighting control, just comment below, no, then sasagutin natin. Then siguro next naman siguro pwede ko rin ipakita sa inyo yung mga ongoing projects ko sa dimming and lighting,
no? Katulad ng Soler, yung hotel, and Okada, no? Yung may mga area sila doon na package sa amin eh, yung dimming system and lightings. Yan. So normally pag malalaki yung mga big projects, gusto nila talaga kausap isang supplier na lang para less headache. Kailangan kasi sa mga project kailangan mabilisan eh. Minsan ano pa lang eh, minsan yung through conversation or yung email, doon pa lang minsan matagal na eh, lalo kung di magkaintindihan ang ilaw at ang ano, at ang dimmer. Okay, then please subscribe and share, no, para marami rin makaalam ng nung etong ganitong simple information, no. Okay, bye. So thank you and watch for my next topic, no, siguro regarding sa whole house lighting and dimming. Okay, so bye-bye.